Umaati kabong gulpihan ang naganap sa Saitama Super Arena, Japan ngayong gabi, mga amigos, November 1, 2022. Apat na malulupit na digmaan na punong-puno ng aksyon na talaga namang hindi nabigo ang boxing fans sa buong mundo, lalo na ang US audience. Dahil bagamat ang main event nito, mga amigos, ay All Japanese Unification, ito po ay televised sa ESPN. Nabibigyan na po ng exposure ang bansang Japan sa US television dahil talaga namang di maitatanggi na napakahuhusay na po ngayon ng mga Japanese boxers. Ngayong gabi, mga amigos, another great fighter from Japan ang nagpasiklab sa lightweight division na nagangalang Shuichiro Yoshino at kanyang tinalawang pamilyar na pangalan na Masayoshi Nakatani. I'm sure pamilyar sa inyo yan, mga amigos, dahil si Masayoshi Nakatani ay nakalaban nga po dati ni Vasily Lomachenko at Teofimo Lopez, kung saan kapwa nga po siya nabigo dyan sa mga laban na nabanggit. At ngayong gabi, binigo din po si Masayoshi Nakatani ng undefeated na si Shuichiro Yoshino sa pamamagitan ng 6-round stoppage. Nagawang pabagsakin ni Yoshino si Nakatani sa round 5 at round 6 hanggang sa awatin na nga po ng referee ang laban. Kaya naman ang kartada nito ngayon ay nag-improve na sa 16 wins, no losses, no draws with 12 knockouts. At nadagdagan na naman po syempre ang aabangan nating pangalan sa lightweight division. Sa sumunod na laban, mga amigos, wagi sa kanyang junior bantamweight debut ang former WBO World Flyweight Champion na si Junto Nakatani sa pamamagitan ng unanimous decision sa score na 98-91, 99-90 at 97-92. Pero wag po kayong magpabulag sa layo ng agwat ng score, dahil kung mapapanood nyo po ang buong laban, kitang-kita po na pinahirapan ng former strawweight world champion na si Francisco Rodriguez Jr. itong si Junto Nakatani. Parang wala pong ibinigay na easy round itong si Francisco Rodriguez Jr. kay Junto Nakatani. Dikdikan po talaga. Pero sa aking palagay, tama naman po na si Nakatani ang ideklarang panalo. Yun nga lang siguro, dapat by only 2, 3 or 4 points lamang. Alright, sa co-main event, tumalo sa ating kababayan na si Mark Anthony Barriga, nang biktima naman po ngayon ng Japanese undefeated. At yan nga po ay walang iba kundi si Jonathan Bomba Gonzalez. Dahil sa pamamagitan nga po ng unanimous decision sa score na 116-112, 116-112 at 117-111, napanatili po ni Bomba Gonzalez ang kanyang WBO World Light Flyweight title kontra Shokichi Iwata. Ang gandang laban nito, mga amigos, dahil ang lupet ang naging adjustment sa laban ng pambato ng Puerto Rico. Dahil sa mga unang round siya yung hinahunting at hinahabol ni Iwata. Sabay kambyo sa laban, siya naman po ang biglang nang hunting kay Iwata. Tapos the last 3-4 rounds naging Floyd Mayweather bigla. Na-prostrate tuloy ang batang Japanese fighter dahil magulang nga po talaga sa laban itong si Bomba Gonzalez. Kaya hindi na nakaremate ang dating undefeated contender na si Shokichi Iwata. Kaya naman ang panalong ito ay maglilinya ngayon kay Jonathan Bomba Gonzalez para sa 3-belt unification kontra sa nagwagi sa Teraji versus Kyoguchi. So punta na po tayo sa main event, mga amigos, WBC WBA Light Flyweight Unification Championship, Kenshiro Teraji versus Hiroto Kyoguchi. Pinatunayan ni Kenshiro Teraji na hindi tsamba ang kanyang tatlong panalo sa amateur kontra madboy Hiroto Kyoguchi, kung saan sa loob ng 7 round ay pinahinto nito ang kanyang karibal. Umaati kabong palitan ng suntok, mga amigos, umpisa hanggang dulo. Kapwa may mga big moments ang dalawang mandirigma. Kapwa nagkatikiman ng pamatay na suntok, pero sa bandang huli, patience at pagsunod ng wasto sa kanyang trainer ang naghatid sa tagumpay kay Kenshiro Teraji upang tanghaling bagong Unified Light Flyweight World Champion. At ngayon nga po ay nakalinya para sa 3-belt unification with Jonathan Bomba Gonzalez. Sa ngayon nga po ay nag-improve na sa 20 wins, 1 loss with 12 knockouts ang kartada nitong si Kenshiro Teraji. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabuno, takalaban, di ka tatakbo ha. Sabayan ko sa bayan, papalag ako para